So, ayun guys, kahapon, namili ako ng Baguio cabbage. Kasi tawag na sa Pinas ganito, Baguio cabbage. So, namili ako ng ganito kahapon. Meron pa pala akong ganito dyan, din meron pang repolyo. So, ito na lang guys. Tapos, meron akong carrots. Tapos, meron din beans. Beans at saka yung celery. Ito yung celery dito guys. May dahon. Pero meron din yung walang dahon. Kasi nakalagay dito celery Chinese. Ayan guys. So meron din yung walang dahon. Ito guys, mamaya iluluto ko ito. Kita nyo guys yung talbos ng kamote. Magkano to? Talbos ng kamote. Napaka-sustansya nito. So, luluto ko ito mamaya, guys. Isasaw-saw ko sa baguong at saka sa may lemon. And chibri. So, ngayon, guys. Mag-start na tayo mag-himay ng mga anay-anay. Mga gulay-gulay. Pag nagluluto kasi ako ng pansit guys, isang buong bawang nila na dito. Nangana ko yun kay Mama Nina. Kasi pag nagluluto yun ng pansit ng maliit ako, lagi akong nangluluto. Ang dami kong tanong, bakit ang daming bawang? Bakit ang daming sibuyas? Hindi na ganun ba? So, sabi nila, sabi ni Mama Nina, kasi kasama niya noon pa si Lula Papin, yung kaibigan niya, guys. Sabi niya, yun daw nagpapalasa sa lutuin bawang at sibuyas. So, ang sibuyas dito guys, maraming klase. Pero binibili namin dilaw or yung pula. Since, naman ako rin kay Mama Nina, ito mas malasa, yung pula. So, ito yung gagamitin natin. Tapos, isang buong bawang. Ayan guys. Yun guys, syempre, pag magluluto pa, kailangan tanggalin mo naman yung balat ng tanggalin ko ito guys, kasi maliliit ng bawang, para pagkakain naman yung kakain ng niluto mo, hindi yung maghihimay pa sila ng balat ng bawang. Thank you.
bago ko hihiwain ng mapino. Ayan guys, ngayon, balik naman tayo dito. Ayan, natuyo na yung oven guys. Habang ginigisa-gisa natin to guys, amahon na natin siya ng scent. Nakukunahin lang natin konti guys. Lagyan na natin yung bago natin lalagay yung sibuyas. So ayan guys, nagbrown na siya. Sulod naman natin yung sibuyas.
yung ako habang nagigisa tayo, babalik tayo sa kabila. So, ayan guys. Meron na akong nahimay na ganito, yung beans. Matitira lang ako para sa, ano natin, chop suey natin sa minsan. Since yung mga tao dito, hindi naman ganun ka, huwag na kumain ng gulay. So, ayun guys, himay naman natin ito ngayon. Minsan pala bibili ng pong keros yung daga, yung himay na rin. Mayroon na lang. Para at least di na ako nagagaling na ganito. Kailangan bilisan natin guys. Kasi yung atay ng samahin ko na ito guys kasi kutip naman ang ating gulay. Alam nyo naman, ayaw nila masyadong maraming gulay. Pero ang ating mga gulay guys, kailangan maluto siyang mabuti kasi si Papa, hindi niya manguya yan, dalpos iso yung ngipin. Ayan guys, mabalik tayo doon. Ayan guys, minix ko na kasi siya. So ngayon yung habit natin.
Then, abayaan lang natin dyan ng mga ilang minuto, guys. Ngayon, habang hinihintay natin yan, guys, babalat naman tayo ng tipon. Para lahat bahagod na pag kumain. Subo na lang ng subo. Mga ano lang naman ito, guys. 12 pieces ng tipon. Pampalasa lang natin. Hindi na ako nanguha yung may ulo. Ganito na lang. Sinigasan ko lang kung mabuti din. Ayan, sigat yan, guys. Balik tayo dito. Medyo lakasan natin konti yung apoy. Pag nag-orange na yung hipon, guys, pwede na siguro tayo mag-tubig. Lagyan na lang natin ng Inisa flavor mix. Yan guys, lalakasan na natin yung apoy kasi tutubigan na natin ito. Ito pa lang, pwede ng pang-ulam. Ay, naku, nangangamoy na. Sarap-sarap. Bayan. Lalagyan na natin ng tubig yan, guys. And guys, so habang nilagyan na natin siya ng tubig, lagyan ng timplahan na rin natin siya ng toyo. Simutin natin yung toyo, sayang. Ayan guys, titimlahan na rin natin siya ng paminta. Mamaya na tayo maglalagay ng celery, guys, kasi kailangan ito mapakulong mabuti kasi yun yung sikreto para matagal ang buhay ng pansit. Kailangan napakulong mabuti. Ayan guys, so po muna tayo habang hinihintay natin yung pinapakulong natin. Let's say 30 minutes.
So, bago ako naupo, guys, na hiwa-hiwa ko na yung cabbage na yun, then tsaka yung celery, ilagay ko na yung sa tangkay, guys. Sa tangkay, yun ang ilalagay mo doon. Tapos mamaya, pagpaluto na siya, yun ang ilalagay mo sa ibabaw, yung mga dahon naman niya. Then, ayun, hintay lang kayo 30 minutes. Tapos titignan natin yung lasa kung okay na ba. Dapat guys, yung lasa niyan medyo matabas. Medyo matabang kasi ang iluluto natin today is canton. It's not a bihon. Canton. Dito ga. Isang malaki, isang maliit. So, dito guys, ito yung magandang klase ng pancit canton. Para sa akin. Kunti na lang guys, lalagay na natin yung noodles. Kunog-kunog ata guys. Hindi ko na kasi inahon yung gulay. Usually pag nagluluto ako, inaahon ko pa yung gulay. Ngayon guys, hindi na. Siya pa dito yung noodles ni Papa. Ito guys, meron pa kasi isa si Papa. Hindi nira niya nung magpanakit siya ng makaroon. Kain lang natin lumuto guys bago natin halo-halo. Ayan ang ating pansit guys, pansit canton bihong, iininin lang natin, ilagyan ko siya ng celery sa ibabaw, masarap pa sana yung mas marami pa siyang paminta, kaso wala, nabitin ang ating paminta guys, so iininin ko lang siya mabuti para matagal masira ang ating pansit. Kasi ganito yung gusto ni Papa na luto, yung mabasa-basa pa. Ayaw niya yung sobrang dry. Kaya dinagdagan ko talaga ng sabaw ko guys, para hindi siya tuyo. Marami kayong paminta guys, masarap habang ginaganito mo, binubudburan mo siya ng paminta. Ako?
Masarap. Habang iniinin natin guys, titikman natin yung lasa. Ayan na siya guys. Overcooked lang ang ating gulay kasi ganyan nga yung gusto ni Papa. Hindi siya makanguya pag half cook lang. Masarap din sana yun half cook kasi crunchy. Pero alam niyo na ayaw ni Papa yan. Ganun. Sarap kasi overcooked na yung gulay. Hindi ko kasi inahon guys. Ulam ko sa kanin. Alam mo naman, hindi tayo satisfied kapag hindi tayo nakakain ng kanin sa isang araw. So, kakain tayo ng kanin today, guys. Ayun, guys. Kakain na tayo. Medyo madami konti. Konti lang naman yung kanin natin today. Kasi, kaninang umaga, hindi tayo kumain ng kanin. So, Skyflex lang. At saka yung hot tea. Kasi masakit nga yung chan ko. So, ngayon lang kakain ng kanin. Tapos ito, yung pansit ko. Kain tayo, guys. So, ayun, guys. Thank you, Lord. Nakaluto na naman tayo ng pang-dinner na. Kasi ano oras na, guys? So, ayun. Alas 5 pasado na pala ng hapon. So, pagkatapos natin ito, guys, ililipit lang natin lahat ng kalat natin. Then, pagkatapos palpa, din tutulog na tayo. Kasi bukas maaga pagising. 2:30 na naman ng umaga. Pagod talaga ako. Sakit ng balakang ko. Mahirap din tumayo, guys.
naalala ko tuloy, nasa Pilipinas pa kami. Alam niyo ba guys, nagtrabaho din ako sa Smokies. Tagal ko rin nagtrabaho doon. Mga 5 years din. Trabaho rin ako sa Big Mac. First time ko magtrabaho doon. Ano guys? Sobrang ngawit na ngawit ako, nakatayo ng ilang oras. Sabi ko, sa isip-isip ko, ang hirap pala magtrabaho na nakatayo ng ilang oras. Sobrang gustong-gusto ko nang umubo, kaso hindi pwede. Tapos yun, sawa ng Diyos, nakapagtiis naman ako doon na ilang taon. Tapos yun, nag Big Mac din ako pero 8 months lang ako doon. Kasi hindi maganda yung pasweldo nila guys. Nadi-delay-delay. Kaya ako umalis doon. Tapos guys, ang pinakamatindi pang nasubukan kong shift. Nagtrabaho ako ng 24 hours. Nag-start ako ng 6 o'clock in the morning. Kinabukasan na ako nakauwi nung mga tanghali na ata. Pumasok ako ng linis pag uwi ko. Amoy burger na ako, na amoy spaghetti. Kung ano-ano na yung amoy ko. Grabe. Yun na yung pinakamatagal na ano, na shift na nasubukan kong magtrabaho, 24 hours. Wala kasi akong kapalitan guys, tapos kinabukasan yung kasama ko. Wala rin kasama, kaya yun, nag-stay na naman ako. Ang hirap din ng ganun, no? Yung, alam mo yun, yung tinitingnan mo yung oras, tapos sasabihin mo, ay, malapit na ako umuwi. Tapos pagdating ng oras na yun, hindi ka pala makaka-uwi kasi wala kang kapalitan. Kaya, pag may pamilya ka na pala, iba talaga. Alam mo yun, yung mga hindi mo nagagawa nung dalaga ka pa, magagawa mo kasi may anak ka na dapat mong pakainin, gano'n. Mahirap na masarap. Pre, pag-uwi mong bahay, pagod ka, ikita mo yung anak mo, di para nawawala yung pagod mo. Pero guys, napansin ko habang tumatanda pa lang ang tao. Grabe. Dumadami ang mga sumasakit-sakit. Tuhod, balikat, siko. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang siko ko. Tapos ano, minsan nahirap ng umupo ng ano, yung upo talaga na upo na upo. Hindi ka na makaupo ng ganun kasi parang ang hirap na i-bend ng ano, ng tuhod mo. So, ayun guys, ang may papayo ko lang ba? Dapat guys, habang bata tayo, sabihin natin may pamilya tayo, matuto tayo mag-savings kahit kunti-kunti lang guys. Kasi sa inyo din yun, in the future, you know, you don't know. So, it's better meron kang savings, you know. Sabi nga nila, bago mo daw mahalin ng iba, mahalin mo muna sarili mo. Naisip ko na lang yun guys nung nagkasakit na ako. Kasi kapag may anak ka na, iba na yung ano mo eh, hindi na yung priority mo yung sarili mo, yung mga anak mo na. So ayun guys, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Thank you guys.
for watching my video. Siguro pa hanggang dito na lang. Excuse me. Hindi ko na naubos, guys. Okay, nang nakain ko. Busog na ako. Excuse me. So, siguro malilig. Ganag tayo ng kalat. Excuse me. Papahinga na lang tayo. So, ayan guys. Sa mga nanonood po na hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman kayo, Jarn. And thank you so much for watching my video. May God bless us all po. Siguro ganun na lang. And then, mag-iingat po tayong lahat palagi. Magmahalan palagi. And walang away-away. Always good vibes. Okay, guys? So, ngayon guys, hanggang dito na lang. Love you all. And take care po always. Mabuhay!